Tayo po mga kapatid ko ay tumayo na. At tayo pong dati pumalakpak muna sa ating pinakamamalapay na Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ay natin magbigay galang sa pamagitan po ng mensahe ng kaligtasan natin mapapakinggan sa ating beloved Honorable Judge Manuel Aquino, beloved preacher Judge Manuel Aquino. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless sa ating beloved ordained preacher, beloved ordained nanding manalang, at mga inamahal, bago tayo dadako sa pag-aaral ng mga salita ng ating manalang, tayo muna manalangin. Hingin natin ang habag ng Diyos para tayo magabayan patnubayan. O pagpalang Ama, Diyos na mangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming pinakamahal na Panginoon Jesus Kristo. At sa unang panalangin, pagluhod ng aming minamahal at ilaki pagsta. Kami nagpapasalamat, minamahal ko, na tinipon na kami dito sa lugar na ito. Ito unang araw ng krusada dito sa lugar na ito. Maraming maraming salamat sa kalugang pinag-iingatan, pinapatnubayan. Sa mga pagpapala na ipagkalog mo sa awat sa amin. Kami nagpapasalamat din, pinakamahal Jesus, sa mga tapos na yugto ng mga gawain, mula sa pag-awitan ng Joyful Song, Solemn Song, sa mga buhay na patotoo, nang aming minamahal na kapatiran, kami nagpapasalamat din sa mga awitin ng aming beloved choir. Ganoon kami nagpapasalamat sa lahat ng aming kapatiran na tapat at nagbibigay sa mga support at iyong balagawain. Kami nagpapasalamat din naman sa iyong pagbuhos, yung mga espiritu sa aming kalagitnan. Nagpapatunay kaming kasama-sama sa Arno. Pinakamahal na Panginoon kung paano pinagpala ang matapos na yugto ng balagawain sa aming pag-alam brasilita. Samahan mo kami, patawarin mo kami. Linisin mo kami ng iyong dugo ng mga kasulat na aming pagkukulang pagkakamali. Pinakamahal na Jesus, sa aming pag-aaral ng salita, samahan mo kami sa pagkasalanan sa amin, wala kang magawa. Ikaw maglagay ng salita kataga na aming pag-aaralan sa araw na ito, maging gabay namin sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo. At sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang sa aming sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway, pag-alinlangan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Everybody say, praise the Lord! Pumalakpak tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesucristo. At mga mahal, tayo dadako sa ating pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Pero bago ang lahat, aki munang ipinapabot ang sa pagpupuri, pagpasalamat, paglulhati, pagdakila ay para sa ating pinakamahal na Panginoon Jesucristo. Aging bigayin dobleng paggalang, respeto sa ating minamahal at ginagalang ni Evangelistang ating beloved pastor Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, gandin sa kanilang minamahal ng pamilya, minamahal anak, minamahal apo, sa ating patuloy na pag-alala, pagsasariwa sa mga ginantuang aral na iniwan sa atin ng ating minamahal at ginagalang na Stand Pastor Lina Salmeda, ang ating beloved mamadir, sa pinabati ang ating beloved preacher, beloved ordinary preacher, beloved na manaling na siyang nangasiwa ng gawain niya sa lugar na ito. Sa kanyang minamahal na mga pastoral workers, sa lahat ng ating minamahal ng kapatid na ginagamit at panawasan ng ating mga ginoon, sa inyong lahat, mga inamahal, sa ating kapatiran na galing pa, sa iba't ibang outreach stations, sa ating mga minamahal na kapitbahay, ating pagbate sa lahat ng ating minamahal na mga opisyales dito sa barangay, ating dati na sinasakupan, mga inamahal, ang Darigayos, ating beloved barangay captain, nandyan sa atin, yung mga kagawad, sa lahat sa inyo, mga inamahal, sa ating minamahal na kapitbahay, sa lahat, mga inamahal, sa atin din, mga webcast viewers through Facebook. Isang magandang hapon sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesucristo. Everybody say, praise the Lord! Tunay nga tayo, mga inamahal, na nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon na tayo dito ngayon na tinawag. Tayo pinagkaisa sa yung unang araw ng ating banal na krusada dito sa lugar na ito. Amen. Tunay mapanad sapagkat sa ilang taon
na hindi napagkrusada, mga mahal, ang ating balagawain. Nandito man tayo at nasisigurado ko na kasama natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesucristo. Amen. Pasalamat, mga mahal, sa ating pagkakaisa sa araw to. Sapagkat, mga mahal, ang pagmamahal ng Diyos ay andito sa atin. Amen? Yeah. Mahal tayo ng ating mahal na Panginoon, kaya andito tayo. Ayaw na tayo mapahamak. Gusto ng ating mahal na Panginoon, tayo maliligtas. Gusto ng ating mahal na Panginoon, na ating makamtan yung kanyang mga dakilang bagay na kanyang ipinangako sa atin. Amen? Maraming pangako. Pero ang isa sa mga kadahilanan, mga minamahal, kung bakit ang ating mahal na Panginoon ay bumaba dito sa mundong ito, sapagkat mayroon siyang gustong mangyari. Ating basahin dito sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 3 at 4. Amen. Pumalakpak tayo sa ating pinakamahal na Panginoon. Walang hangarin ng ating mahal na Panginoon na bawat isa sa atin ay maliligtas at ating mga mahal makamtan yung dakilang pangako at tayo mga mahal ating matatamo ating makita yung buong-buong katotohanan. Amen? Everybody say praise the Lord. Ito ang gusto ng Diyos sapagkat ang tao mga minamahal ay nagkasala, nawalay sa ating mahal na Panginoon. Pero dahil sa kanyang pagmamahal, ayaw tayong papahamak, ayaw tayong maghirap, mga inamahal. Mismo ang kanyang anak, yung kanyang bugtong na anak, bumaba dito sa mundong ito. Para ano? Ang sabi dito sa ating mababasa, John chapter 3, verse 16, kindly. Sa aklat ng 1:3-16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Everybody say praise the Lord. Ngayon sabi dito mga inamahal, yung ating pinakamahal na Panginoon Jesucristo bumaba dito sa mundong ito. Para ano? Para sa lahat na nampalataya, ang sabi ito, maliligtas at kanyang mamanahin yung pangakong buhay na walang hanggan. Amen? Everybody say praise the Lord. Gabuti ayat ti Diyos. Ito sa nalibutan ito. Kaya dito'y nga na imbaon na. Dito'y kanya may isang anak na. Niapot yung Jesucristo na kuna na amin nga mamati kang kuana. Amin na tumanggap kang kuana. At dito'y pagliligtas kaya tayong mamanahin natin yung buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Yeah? Kaya, sa ating nakaraan, mga nalinggo, yung ating Semana Santa, ating inaalala kung gaano, mga minor, ang ginawa ng Diyos, kung paano ang karasan ng Diyos, mga minor, para tayo'y maligtas. Amen? Ating napag-aralan, mga inamahal, na ang ginawa ng Diyos sa atin, sa kanyang pagpakasakit, mga inamahal, yung kanyang pagsasakripisyo, ginawa niya ito alang-ala sa atin. Nakita natin yung kanyang hirap, yung Passion of Christ. Nakita natin yung Death of Christ, yung pagkamatay ng ating mahal na Panginoon, at yung kanyang pagkabuhay. Amen? Hindi simple siyang nagsakripisyo, mga inamahal. Mismo ang kanyang buhay, kanyang ibinigay, mga inamahal, alang-ala sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Amen? Everybody say, praise the Lord! Saan tayo kung wala ang ating mahal na Panginoon? Amen? Saan ang at kaligtasan? Saan natin matagpuan yan kung wala ang ating mahal na Panginoon? Ano bang ang klaseng buhay sa atin kung wala ang ating mahal na Panginoon? Amen? Kaya tayo nagpapasalamat, mga alamin noon,
na tayo mga inamahal, dinala dito sa banal na misteryo ng Jesus Miracle Crusade International History na pinangunahan ng ating minamahal at ginagalang na ebanghelista na nagtuturo sa atin para ating makita yung daan sa pagliligtas ng ating mahal na Panginoon. Amen? Andito ang tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Andito yung buhay na Diyos. Andito yung nagpapalang Diyos na ating mga pinaglilingkuran na kailanman hindi nagkulang ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sa atin, pagliligtas ng ating kaluluwa, ang mga gandang bagay sa ating buhay, ito'y ating mga mahal na tanggap sa ating mahal na Panginoon, sa ating patuloy na paglilingkod sa Kanya at sa ating pagtanggap sa ating bilang Diyos sa ating buhay. Ano ang sinabi ng John chapter 1 verse 12 ating basahin. 1 kabanatang 1 talatang 12. Datapot ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Ang sabi doon, lahat ng tumanggap sa kanya, pinagkalooban niya ng karapatan tawagin siya anak ng Diyos. Amen? Anak ng Diyos. Katulad ng isang ama sa pamilya o isang magulang, kanyang titignan kung ano ang kabutihan para sa kanyang maanak. Amen? Kung ano ang karapat dapat sa kanya. Ganon din ating pinakamahal na Panginoon Jesucristo. Amen. Tayo, binigyan tayo ng karapatan. Ano? Bilang anak ng ating mahal na Panginoon, andyan lagi ang kanyang mga pag-iingat, andyan lagi ang pagpapala, andyan lagi mga mahal, ang pagliligtas ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! At dito ko nakita, totoo, mga minamahal, yung salita ng ating mahal na Panginoon. Na sa kanyang maanak, hindi siya nagpapabaya. Amen? Kaya ako'y nagpapatuloy sa aking paglilingkod for almost 25 years. Mahal, dito sa gawain ng ating mahal na Panginoon, sapagkat nakita ko, totoo, buhay at mapagpala ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sa aking buhay, hindi ko lang nakita, hindi ko lang napakinggan ang kabutan ng Diyos, naranasan ko mismo sa aking buhay. Una kami tinawag dito dahil sa mga sakit o karamdaman. Nung unang yan, mga malang aking beloved wife, 1997, sabi ng doktor, mamamatay ka na. Dahil nga sakit niyang puso. Lahat ng barado, lahat ng mga ugat pagod sa kanyang puso, lahat ito'y barado. Kaya yung sabi ng doktor, noon doon siya, yung last na consultation, huwag ka nang uwi. Baka sa yung daanan mo yan, mamamatay ka na. Pero lingid sa akin, ang aking beloved wife, sa aking mga anak, mga sambayan, mga nalo, sila'y pa nakilala dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kaya nung sinabi sa akin na kailan pa rin siya magpa-opera, pero ang sabi sa kanya sa akin, hindi na ako mag-opera. Magtutuloy na ako maglilingkod dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International. Totoo, mga memal. Mga aming nagginawa noon, pabunta sa mga ospital, kadami mga maggastusin, mga inamahal, na lagi itatakbo dyan sa ospital para sa iyong sakit o karamdaman. Maraming gamot. Marami yan, mga memahal, aming mga nagagasta para sa kanyang kagalingan, pero hindi namin nakita. Pero nung siya tumanggap dito sa ating mahal na Panginoon, dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, yung operasyon ng sabi niya, pag hindi magawa, yung kanyang kamatay, mga minamahal, yung kanyang sakit na sa puso, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. At dinugtungan ng kanyang buhay for another 13 years. Amen? Ganyan katotoo, mga minamahal. Sa akin din, mismo sa akin, sa aking buhay noon, marami mga bisyo. Andiyan lahat ng bisyo. Na noon, gusto kong
Lagi kong sinasabi sa aking sarili na gusto ko nang baguhin. Ayaw ko nang uminom. Ayaw ko nang magsugal. Yan ang laging sinasabi, mga inumahal. Pero hindi ko nagawa. Sa ilang araw lang, yan, hindi ko nagagawa. Pero pag tinawag naman ako ng aking kapwa abogado, kapwa huwes, mga minamahal, andyan na naman yung pag-inom, andyan na naman yung bisyo. Pero salamat mula ng aking natanggap ang ating mahal na Panginoon. Dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ang mga bisyong ito at masamang mga ugali sa aking buhay, inalis ng ating mahal na Panginoon. Amen? Gaano ka man? Gaano katotoo ang Diyos, mga minamahal? Ang Diyos sa atin, mga minamahal, ay tunay ngang buhay ang ating Diyos. Amen? Everybody say, praise the Lord. Napakinggan nyo rin yung nagpatotoo kanina, mga minamahal. O, sa mga sakit karamdaman na parang wala na ang kagalingan, mga problema, mga minamahal, pero nung sila, mga minamahal, naglingkod sa ating mahal na Panginoon, andyan sila, mga minamahal, sa salita ng Diyos at sa kanilang pinaglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Ang mga problema niyan, ang maksit karamdaman niyan, lahat ito ay pinawi ng ating mahal na Panginoon sapagkat totoo ang pangako ng Diyos sa kanyang manak, kailanman hindi niya pababayaan. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamahal. Kaya tapat ang Diyos sa kanyang manak. Anong ating gawin, ating tanggapin, ating mga baguhan, iyong tanggapin ang ating mahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng iyong buhay. Amen? Sabagkat dito niyo makikita yung kaginhawaan ng buhay ng isang mananampalataya. Amen? Everybody say, praise the Lord! Kumpletong pagpapala ang ipagkakaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen? 3 John chapter 1, verse 2, ating basahin. Sa aklat ng ikatlong 1:2, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng paginhawa ng iyong kaluluwa. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon sa Kristo. Lahat ng bagay ay giginhawa ka. Amen. Yung kalusugan mo, magandang kalusugan, ipagkakaloob sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Higit yung kaluluwa. Amen? Lahat ng bagay. Kaya ang gawin ng Diyos, lahat ng bagay. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Amen? Basta manalig lang tayo. Kumapit lang tayo sa Kanya. Manampala tayo sa Kanya, mga inamahal. Ano man yung hihingin, hindi ka mapapahiya sa ating mahal na Panginoon. Amen? Marami tayo mga kapatiran kanilang naganap sa kanilang buhay. Yung isa mga walang bahay, doon lang sa kalye, ano ang kanyang titirhan? Sako lang ang kanyang dingding. Pero siya nagpatuloy sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Gamit ang niyang kahirapan, hindi niya iniwanan yung pagkakilala sa ating mahal na Panginoon. Kaya yung katapatan niya sa paglilingkod, dumating yung isang pagkakataon na hindi lang yon ng kanyang tirahan, mga mahal. Nagkaroon siya ng maraming bahay, pinapaupahan pa niya, mga mahal. Ganyan katotoo, mga minamahal, ang katapatan ng Diyos sa kanyang anak. Dumadalo, bisikleta lang. Pero siya nanalangin sa ating mahal na Panginoon, nabigyan siya yung mas maigi na kanyang sakyan para magamit sa banal na gawa, sa kanyang pagpunta sa banal na gawain ng ating mahal. Nagtsaga siya sa bisikleta, mga minamahal, habang siya naglilingkod. Binigyan siya ng tricycle, mga inamahal. Habang siyang patuloy na paglilingkod, mga inamahal, yung apat na gulong na ang ibinigyan ng Diyos. Hindi lang iisa, mga inamahal. Maraming sasakyan na ipinagkaloob ng ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kung may sakit ka o karamdaman, hingin mo lang sa ating mahal na Panginoon. Ikaw ay gagaling. Amen? Ipatong mo lang, mag-pray ka lang, ipatong mo sa ulo, humingi ka sa ating mahal na Panginoon, ano man ang karamdaman, kayang pagalingin ng ating mahal na Panginoon. Isang kapatiran, 23 years,
kanyang kasakit karamdaman, wala siyang kagamutan, depressed, gusto niyang magpakamatay. Pero doon sa isang araw, mga inamahal sa kanilang lugar, yung gawain ng ating pinakamahal na Panginoon o dumating sa kanila, the Jesus Miracle Crusade Internet. Nakita niya, Jesus saves, Jesus heals. Naanyayaan siya. At siyang tinanggap niya panayayan, mga inamahal. Tinanggap niya ang ating mahal na Panginoon. Naglingkod, mga inamahal. Yung 23 years ng kanyang sakit o karamdaman, nagpahirap sa kanya nung tinanggap sa ating mahal na Panginoon. Patuloy sa naglingkod, mga inamahal. Unti-unti na pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya, napakasaya, mga inamahal, ang maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Walang kalugihan ang maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Tapat ang Diyos, mga inamahal. Kanyang gagawin. Hindi mga nagsisinungaling ang ating mahal na Panginoon. Kung ano ang pangako ng Diyos, andyan ang katapatan. 1 Corinthians chapter 1, verse 9, ating basahin. Sa aklat ng 1 Corinto 1:9. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Nang sabi mo yung mahal, tapat ang Diyos sa pamamagitan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesucristo. Amen? Kaya mga mahal, sa ating buhay, pag andyan ang ating mahal na Panginoon, wala tayong kinatakutan. Ano man may maproblema tayong dumarating, masamang panahon, mga inamahal, katulad sa mga panahon nito, nakikita sa ating paligid, patuloy pa rin yung pandemya. Patuloy ang kaguluhan, hindi lang dito sa ibang bansa, nagpapahirap ng buhay ng tao. Mga kalamidad, mga inamahal, pero sa tapat na naglilingkod sa atin, wala kang ikatatakot. Sapagkat dumating man mga ito, dumating ang pagsubok, dumating ang problema sa iyong buhay, ang Diyos ay hindi ka papabayaan. Ang Diyos hindi nagpapaya sa kanyang manak. Ang sabi niya, never will I leave you. Never will I fail you. Yes. Amen? Yes. Hindi tayong matakot. Basta kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya napakahalaga. Mga inaman, na sa atin, mga inaman, ay nandiyan ating Diyos. Wala tayong dapat gawin lang pag dumarating ang magbagay na ito sa ating buhay. Pag andyan, mga mahal, ang ating mga problema, andyan ang masit karamdaman, isang ating gawin, mga mahal. Jeremiah, chapter 33, verse 3, talon tayo sa verse 6. Jeremiah, kabanatang 33, talatang 3, at talatang 6. Tumawag ka sa akin, at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay, at may hirap na hindi mo nangalalaman. Narito, ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan. Aking gagamutin sila at ako'y maghahayag sa kanila ng di kawasang kapayapaan at katotohanan. Amen. Everybody say praise the Lord. Anong sabi dito, mga mahal? Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Amen. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahirap na hindi mo nangalalaman. Amen. Kung may sakit o karamdaman ka man, ang sabi ng 6, mga mahal, narito ako, ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan. Aking gagamutin sila, aking maghahayag ng kanilang mga dikawasang kapayapaan at katotohanan. Amen? Wala pa tayong isang gawin. Tumawag sa Diyos. Manalig sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng bagay ito, mga inamahal. Kaya sa atin, mga inamahal, sa ating paglilingkod, lagi natin nakasentro ang ating buhay sa ating mahal na Panginoon. Ha? Kaya ang sabi niya, I am the way, the truth and the life. No one cometh to the Father except through me. Ha? Ang sabi niya, siyak iti dalan. Ha? Siyak iti pudno. Kun siyak iti biyag. Awan ti mapanijay kinti ama no hanga dumalan kanya. Amen. Everybody say praise the Lord.
siya lang pala. Kaya ang ating sentro ng buhay, mga inamahal, habang ating hinihintay ang muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, walang iba kundi ang ating pinakamahal. The author and the finisher of our faith. Wala nang iba. Hindi yung mahal mo sa buhay, hindi yung mga ari-arian mo o yung tiyatangkilik mo, mga minamahal, ang magliligtas sa iyo, ang magdadalas sa langit. Walang iba kundi ang ating pinakamahal na Panginoon Jesucristo. Everybody say, praise the Lord! Kaya mga minamahal, sa ating mga baguhan, ito isang challenge sa inyo. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Gawin niyo siya yung Diyos at tapagligtas. At anuman yung kanyang hingi, anuman yung kalagayan niyo kayo, andyan man yung sakit karamdaman, andyan yung problema, pag tinanggap yung ating mahal na Panginoon at panaglingkod, lahat ito papawiin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Tanggapin niyo. Ito ang araw ng kaligtasan. Amen. Andito ngayon ang ating mahal na Panginoon. Katulad ng ating sabi, ayaw ng Diyos na tayo'y mapahamak. Kaya ito na makapalad sa ating mga baguhan na andito, tanggapin nyo ang ating mahal na Panginoon. Salat din mga ating mga kapitbahay dito na kinig sa dito sa gawain ng ating mahal. Magpatuloy kayo. Dumalo kayo dito at tanggapin nyo ang ating mahal na Panginoon. At isang tiyak na bagay, katulad ng niyang mga salita, yung hiwaga ng pagliligtas ay ating makakamtan. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Mabait ang Diyos, tapat ang Diyos, mapagpala ang Diyos na pinaglilingkuran ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? At mga inamahal, at patuloy tayo mga inamahal, at sa ating umaawit, mga inamahal, ating naanyayahan, ating mga bisita, mga inamahal, at maguhan, at ito sarapan, para yung tanggapin ang ating mahal na Panginoon. Sa iyong pangtanggap, mga inamahal, tatanggapin nyo yung mga pagpapala ng Diyos. Kaya mga inamahal, habang ating inaawit, ating pumarito, ating mga baguhan, mga inamahal, at aking binibigay ang pagkakataon para sa ating sa yugtong ito, sa ating minamahal na ordained preacher Nanding Manalang. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa mensahe ng kaligtasan natin napakinggan sa pamamagitan ng ating beloved preacher Judge Manuel Aquino. Kanya rin na i-share ang testimonyo para sa kanyang pamilya na sila po ay may makaramdaman para sa ating beloved Ma'am Lorna, ang beloved wife po na ating beloved Judge. At sa ating beloved Judge, meron siyang karamdaman, meron din mga bisyo. Ngunit siya po ay ginabagan ng malapayon, tinawag para maglingkod sa Diyos. Hallelujah! Sabi ng banal na kasulatan, magbalik ko, isang makasalanang nagbabalik ko sa Diyos. Ngunit yung anghel ang nag-awitan sa kaharian ng Diyos. Hallelujah! Higit sa lahat ng ating pinakamamala mo yung Diyos. Hallelujah! Patuturo para sa mga maglilingkod sa ating mga namunod. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Iyong buhay ay di ipinagkain sa akin. Ikaw ay kapatuloy sa krus ng Kalbaryo. Dahil ako inibig mo. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Ako puno ng kasamaan.
kita sanlibutan. Hanggang sa kalayawan, ito ko'y lumapit sa iyo, isinuruan lahat ng kasalanan ko. Upang ang buhay ko'y baguhin mo at papatawang at manasala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako o aking Diyos, kaibuti mo ang iyong buhay ay di ipinagkain sa akin. Ikaw ay napako sa krus na Kalbaryo, dahil ako hindi mo sa Kalbaryo tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako. Buti mo ang iyong buhay ay Diyos ko ipinagkain sa akin. Ikaw ay napako sa krus na Kalbaryo, dahil ako inibig mo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Babando muna po yung inyong mga kamay, mga minamahal, mga baguhan. At sa lahat po ng mga narito, mga balik ko, kung paano natin napakinggan ang mensahe ng kaligtasan na tayo po ay totoong iniibig ng ating mahal na Panginoon. Talagang totoong totoo, 100% na tayo po iniibig ng ating mahal na Panginoon. Kaya natapos na po ang Semana Santa. Natapos na po ang paggunita sa sakripisyo ng mahal na Panginoon. Doon po ay meron po tayo mapupulot na dalawa. Ang mahal na Panginoon ay nagkatawang tao para ipakita niya sa buong sanlibutan ang kanyang pag-ibig. Hinanap ng mahal na Panginoon ang mga may sakit. Hinanap ng mahal na Panginoon ang mga may problema. Kaya noon sabi ng Biblia, magsiparito kayo sa akin, kayong mga nabibigat ng luba at mga napapagal. Lahat po tayo may problema, ang iba sa atin may makaramdaman, naghihirap ang ating buhay, marami tayong suliranin sa pamilya at kung ano-ano pa, lalo na sa panahon ng pandemya. At talagang ngayon, nandiyan ang mataas na bilhin, ang gastusin, hindi na malaman ng tao kung saan siya pupunta. Pero salamat sa mahal na Panginoon, siya mismo ang nagpakita ng mabuting halimbawa na huwag tayo mag-alala, ang Diyos ay nandiyan lang. Pag tumawag ka sa Kanya, ang Diyos ay sasagot sa iyo mga panalangin. Kaya pinakita na mahal na Panginoon ang Kanyang pag-ibig nung siya ay nagkatawang tao. At nung nabayubay sa krus ng Kalbaryo, ipinakita niya ang Kanyang pagmamahal sa atin. Na tayo'y tinubos, hallelujah, sa ating mga kasalanan. Ang bawat maniwala at sasampalataya sa Diyos ay hindi mapapahamak. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon sa napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutang ito. At sa lahat ng ating mga kabarangay dito sa Darigayo, sa lahat ng mga narito, napakapalad po natin kung kayo po'y lalapit sa ating mahal na Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos inilalapit po sa inyo ng mahal na Panginoon sa pamamagitan po ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pati po yung bisita natin kanina, si ating beloved Joy Ortega, wala po siya sa plano na pupunta rito. Pero tignan niyo, ang mahal na Panginoon Jesus nagdala sa kanya rito.
Bagamat meron po siyang lugar na pupuntahan, dalawang naka-schedule. Inuna niya ang pagpunta sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At salamat sa ating mahal na Panginoon. Ako'y naniniwala sa ating sama-samang panalangin, sa pangunang panalangin natin, mahal na Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda, ang taong umihingi ng gabay sa Diyos, ipagkakaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Kaya sa lahat na narito sa ating mga baguhan, kayo po na naka-wheelchair, kayo po na mga may nararamdaman sa iyong physical na katawan, hindi po kalugihan na kayo po'y lumapit sa Diyos. Pagpapala po ito. Iniibig kayo ng mahal na Panginoon. Apat na reglamento ng kaligtasan. Una po'y pananampalataya. Pamatitikas sa pulan tayo kakamsat. Ang bawat maniwala at sasampalataya sa Diyos ay hindi mapapahamak. Sabi ng Hebreos 11:6, ang taong walang pananampalataya ay hindi kinaluluglan ng Diyos. Ang Diyos na mismo ang lumalapit sa atin. Kaya ibig sabihin, kapag ikaw ay lumapit sa Diyos, ang lahat ng mga pangangailangan mo ipagkakaloob ng Diyos. Pagagalingin ang karamdaman mo, babaguin ka, pagpapalain ka. Pero ang sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya sa limang araw na ating pumanalagawain dito, sa lugar na ito ng Derigayos Basketball Court, Luna La Union, magpatuloy po kayo. Sa ating mga viewers, sa lahat po na nandyan, kung may mga loved ones po kayo dito sa lugar na ito ng Derigayos, yayain niyo po sila na makaatin dito. At sa mga nasoundingan po na iba't ibang barangay, ipagpipray po natin na sila'y tawagin ng mahal na Panginoon. Makadalo po sana sila sa apat na araw na natitira pa. Ang pangalawa po ay pagsisisi. Agbabawi tayo, di na basbasol tayo. Ado tinaarami tayo nga dakos. Ado tinaarami tayo, hangan na siya at kiniapo Diyos. Pero kung tayo po'y magsisisi sa ating makasalanan, sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay nagpapatawad ng kasalanan. Ibig sabihin, mapapatunayan natin na mahal tayo ng Diyos, patatawarin ang ating makasalanan. Ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ito po ay kailangan natin. Dahil sabi ng John chapter 3, verse 3, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Maliban ng tao ay panganak muli, babautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, hindi niya makikita ang langit. Hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos sa langit pag hindi ka nabautismuan. Pero sa verse 5, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban ng tao ay panganak na muli at mabautismuan sa tubig, sa pangalan ni Jesus at matanggap ang Espiritu ng Diyos, makakapasok sa langit. Kaya kailangan pala natin mapatawad muna ang ating kasalanan at pagkatapos tanggapin natin ang Holy Spirit. Matanggap natin ang banal na Espiritu ng Diyos. Dahil sabi ng Roma 8:9, ang tao na walang Espiritu ni Kristo, ang tao na walang Espiritu ng Diyos ay hindi sa Kanya. Kaya apat na reglamento ng kaligtasan, pananampalataya, pagsisisi sa kasalanan, pagtalikod totally sa kasalanan, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, para maugasan tayo sa lahat ng ating makasalanan. Malinis tayo sa lahat ng ating mga kamalian. Ang pang-apat, bautismo ng Espiritu Santo. Kaya sabi ng Roma 8:14, lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Anak ng Diyos sa kapagmana ng buhay na wala hanggan. John 1:12, ang lahat ng tumanggap sa mahal na Panginoon, pinagkalooban ng Diyos karapatan, maging tunay niyang anak, anak ng Diyos sa kapagmana ng buhay na wala hanggan. Tayo po'y manalangin. Ingatoyo, di kita imayo, di kita barong adatoy. Lahat ng mga kapatiran, magkaisa tayo na manalangin. Ipalpray natin ang mga baguhan, maging ating mga kapitbahay na nandyan sa gilid-gilid. Bagamat sila ay sumisilip lamang, atin na rin silang ipagpray. Sa inyo po na nandyan, sumunod po kayo sa panalangin ng pagsisisi. Sabihin po ninyo, mapagpalang Ama sa langit sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon Jesus, salamat po na ako'y dinako mo sa iyong banal na gawain.
Pinakamamalapay Jesus, nagbabalik loob na ako sa iyo. Maglilingkod na ako sa iyo. Malapay Jesus, salamat po sa mensahe ng kaligtasan na aking napakinggan, na iniibig mo ako. Malapay noon, iligtas mo po ako sa punaking mga mahal sa buhay. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako sa punaking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa lahat ng ating po mga viewers, sa mga sumunod sa panalangin, may mga labans po kayo na may mga sakit, bilang point of contact, lahat po kayo na nandyan, kung ano man po ang gamit nyo sa bahay na nanonood kayo, ipatong inyong kamay sa inyong ulo, yung isa, at yung isa po itapat nyo po sa Facebook, sa ano nyo, sa laptop, o kayo sa inyong pong cellphone. Mag-pray po tayo sa lahat ng mga nandito. They shall dance and the sick, and the sick shall recover. Have faith in God. Manampalataya tayo sa Diyos ay walang imposible. Opo, mapagpala ang Diyos sa mga banal, sa pangalan ng pinakamamalabay Jesus, sa pangunang dalangin, aming malapastor, Evangelist Will Estrada Almeda, ang iyong uling propeta, the Almeda family, yung abang lingkod, sampu ng mga manggagawa na nandito. Malapay noon, lahat po ng mga kapatiran, mga baguhan, na may mga karamdaman, lalo na po yung mga lumapit sa iyo ng mga may sakit, ikaw po yung mag-imala sa kanila, mala Panginoon. Pagalingin mo po sila. By your stripes, dear Jesus, we are healed, O Lord God. Hallelujah, cast out natin ang mga demonyo ng mga sakit, demonyo ng mga sakit, karamdaman, malis ka sa mga anak ng Diyos. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, spirit of paralysis, cast out cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, fever and flu, cast out in the name of Jesus. Sicknesses, cast out in Jesus' name. Sicknesses, cast out in Jesus' name. Problems, resolve, poverty, and vices, be gone. In Jesus' name. Demonyo na mga sakit, karamdaman. Malis ka sa mga anak ng Diyos. Cast out, cast out, cast out. In Jesus' name. Be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Be blessed, be blessed, be blessed in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Lahat ng anak ng Diyos ay pumalakpag sa ating mahal na Panginoon. Mga baguhan, pumalakpag kayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Yung paralyzed, nagsisikap na pumalakpak. Pag ipinakita mo sa Diyos yan, maaawa mo sa iyo. Wala tayong ibang pinupuri kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Wala tayong ibang pinapalakpakan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sa lahat ng mga nandito ng mga anak ng Diyos, sa mga baguhan, kung gusto niyo po nyo, nagagaling kayo, lahat tayo, gusto ng pagpapala, taas natin ating makamay. Sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord, 3 times kasamang ating pagtalon. Lahat tayo, aglagto tayo, di kita baro, nga datoy. Ipukaw tayo ti hallelujah, praise the Lord, taldo nga daras. Sabay suway. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Amen! Palakpakan natin, pinakamamahal na pa yung Jesus. Hallelujah, praise the Lord! God bless you po sa mga baguhan. God bless you po sa lahat natin mga kapatiran. God bless you po. Makabalik muna sa inupuan ng mga baguhan. God bless you po. Meron pa tayong 4 na araw na ating banal na kursada, mga kapatid ko, Revival Crusade. Para sa mga anak ng Diyos, ito pong revival natin. Ito po yung spiritual revival para po sa mga anak ng Diyos. Amen! Dahil kung magandang matagal tayong walang mga crusade, walang mga pag-asikaso ng banal na kursada. Kaya sa mga anak ng Diyos, ito po yung spiritual revival. Para tayo po ay ma-revive. Amen! Amen! Ngayon, kung tayo po yung mag-aakay ng mga kaluluwa para sa ating banal na gawain, yan, magiging part sila ng ating pagsamba at paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon Jesus sa natapos nating unang araw. Pagpalain tayo lahat ng ating mahal na Panginoon Jesus, palakpakan muna natin mahal na Panginoon. Ganitong oras din ang ating simula at pag-umpisa at tapos. Hallelujah, sikapin natin na mag-pray na ating mga loved ones ay maakay natin hanggang sa ating 4 na araw na natitira na ating banal na gawain.
Kaya yung mga gusto maghayo, meron tayong mga leaflets yan na pwede nyo ipamigay. Kung pwede lang po, maaga kayo bukas sa mga gustong maghayo, mga adult choir, yung mga gustong tumulong. Marami pa tayong pwedeng puntahan ng mga kapitbahay, mga kabarangay natin. Na pwede natin yayain sila sa natitirang 4 na araw. Amen! Puri natin malabang Jesus, hallelujah. Kaya salamat sa ating mga Panginoon. Hallelujah, merong nakaapak na hallelujah, politiko para sa ating gawain. Ito po ay banal na gawain ng Diyos. Sabi ko nga mga kapalig ko, sa panahon ngayon na eleksyon, lahat po ng gustong pumesto sa kanilang gustong maabot na posisyon, naganap sila ng boto para mailagay sila sa posisyon nila. Sila yung naghahanap ng boto. Ngayon, kung sila yung maglilingkod sa Diyos at naunan nila ang mahal na Panginoon, ang Diyos ang magpapadala ng boboto sa kanila. Dahil pag inuna mo ang mahal na Panginoon at naniwala ka sa Diyos, dahil ang ating banal na gawain, ang hinahanap ng Diyos dito ay yung maglilingkod sa Kanya. Amen! Put God first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya sa ating pong mga natitirang 4 na araw, meron pa po mga minamahal natin, mga politiko na pupunta po sa ating gawain. Kaya kung sila po'y magbibigay ng paunlak na magiging kasama natin, na maglilingkod sa Diyos, nasa kanila na po yan. Kung sila po'y maglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi lamang dito tayo sa lupa magkakasama. Hanggang sa langit, magkakasama tayo. Dahil mapapabilang tayo sa Royal Family of God. Amen! Royal Family of God. Inahanap ng Diyos yung maglilingkod sa Kanya. Inahanap ng Diyos yung magmamahal sa Kanya. Then sabi ng Biblia, I love them, those who love me. Kaya God bless you po sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran. God bless you po sa lahat ng ating mga viewers. Salamat po sa prayer ng ating mga pastor, Evangelist Willis Lada Almeda, Bidabi Almeda Children. Hallelujah sa lahat po ng mga kapatiran natin, mga co-workers and co-ordained preachers. Lubi na mahal na Panginoon na sila po yung makapunta rito sa mga natitirang araw na yan, kasi ngayong Merkules, sabay-sabay po yung gawain natin, midweek service natin ngayon. Kaya ito para sa atin na mga nakadalo dito, magpalain tayo lahat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen! Isang buhay na palakpak pa para sa Diyos. God bless you po mga kapatid ko, tayo lahat ay tumayo na para kung ano ma po yung ating mga gagawin pagkatapos ng ating gawain, magawa uli natin. May dagdag pa natin yung dapat nating asikasuin. Ating closing prayer, alam tinatawagan ng ating beloved brother Oliver. Oliver Bukat para po sa ating closing prayer. Ako lang po manalangin. Opo, mapagpala ng Diyos, among banal. Sa pangalan ng pinakamamahal na Jesus at Ama at pumala Panginoon, sa ibinigay mo sa amin ang unang araw na yung banal na gawain, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa magandang panahon na pinagkaloob mo sa amin. Sa bawat nakaapak sa lugar na ito, mahal na Panginoon, na mga kapatiran, pagpalaya mo sila, ingatan mo sila sa 10 na kalamang mahal sa buhay. At sa aming mga bisita, mahal na Panginoon, pagpalaya mo rin po sila sa 10 na kalamang mahal sa buhay. Salamat po sa pag-aawitan ng Joyful Soul, eh, mahal na Panginoon, sa mga papuring awitin namin nandog at inalay sa iyo, mahal na Panginoon. Sa mga patotoo, mahal na Panginoon, nagiging kalakasan namin, mahal na Panginoon. Salamat din po, mahal na Panginoon, sa aming naging bisita, mahal na Panginoon, Jay Ortega, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mensahe ng kaligtasan namin napakinggan sa aming beloved preacher, Judge Manuel Aquino, mahal na Panginoon. Salamat po sa mga manulugtog, mahal na Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat po sa iyong matamis na presensya, mahal na Panginoon. At ngayon, sa oras na ito, kung paano mo kami dinala na maluwalati sa lugar na ito, iatid mo rin kami na maluwalati sa aming pupuntahan sa aming mga bahay, mahal na Panginoon.
Pagpalain mo kami ngayon, lahat ng papuri at pagpapasalamat ay tanging sa iyo lamang. At mahal na Panginoon, ingatan mo kami sa aming pagtatapos. Pagpalain mo lahat ng mga anak at bigkisin mo kami ng dakilang mo pag-ibig. Balikan mo kami bukas sa ikalawang araw, mahal na Panginoon, hanggang sa araw ng Linggo, sa apat na araw pa po na natitira, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kami lahat, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Magpadala ka ng mga kaluluwa, mahal na Panginoon. Magpadala ka ng mga baguhan na maliligtas at maglilingkod sa iyo. Pagpalain mo kami ngayon sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God bless you po sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran. God bless you, God bless you.